sinasabi ni Jesus sa Matthew 24:16 ay ang Daniel chapter 9 verse 26. Kaya nung sinabi ni Cristo, walang matitira sa ibabaw ng batong ito. Ang tanong, Brother George, tanong, Pastor, lahat, nang nag-iba ang templo, kailan? Sino ang sumira? Ay, ito ba sinabi ni Daniel? Hindi. Prinsipe at yung tao yes. niya ay lulusog upang sirain ang sampalyo. So, pero may 17, party yan ah. Okay, tanong. Nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang matitira sa ibabaw ng taong yan. Nabili ako yung mga balisins. At sabi nila, ni Kristo sa kanila, sa reaction ng mga balisins, 24-1. Ginibayin ang templo sa ikatlong ito. Aking tatayo. Nag-react yung mga Pharisees. Ang nagulat din yung mga alagad. 46 years. Ang sabi? 46 years. Sige na sa salita. Mga Pharisees. 46 years. Mula nang hanggang ngayon, inaayos pa yan. Sa loob lang ng tatlong araw, ginibayin tapos tatayo. Tanong. Ngayon, sinabi ni Sister Lisa, hello. Yung mga alagad, nung time na sinabi, magpapakasin ang guru-guru ang takila. Iiwan sa isip nila ng ito araw. Ano magkayari yun? Masahin mo, Sister Lisa, John chapter 2, verse 23. Ino, kung kailan lang nila naalala yung sinabi niya. Pagkatapos na, resurrection. Nasa kamang tayo ni Cristo. Masa nang tanong? Pakinggan niyo mabuti. John 2:19, Jesus answered and said unto them, destroy my temple, and in 3 days I will rise. Sulimo. Then said the Jews, 46 years was this temple is being built. And when the prayer is up in 3 days. Okay, tuloy. But the speak of the temple of his body. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said it unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Nung si Kristo nagbago muli, tama si Teresa? Sabi nila, hanap nila na alala. Ito siya, sabi ko na ni Kristo. Hindi na palayo. Siya na mito. Amen. Kailan na intindihan ng apostol? Nung siya ay? So, kung pwede sinasabi ni Kristo, hindi nila na intindihan kung ano yung templo sinasabi. Next one, di ba? Ang tinutukoy na yung templo. Ngayon, pagtayo ng templo, sabi ni Kristo, this temple will be destroyed. But in 3 days, I will raise it up. Okay. Tanong ko kung naalala nyo kanina, bakit hindi ba ang second temple? Bakit? Ano? Bakit? Bakit sinira? Bakit? Alam ni Kristo si sirain ang templo. Ang pinayuni sa Jerusalem. Kasi na ano na dumihan, kaya po sinira na dumihan. Nagkaroon sila ng ano, ng Diyos, ibang Diyos. Nagkaroon sila ng ibang Diyos. Tama yung sagot mo, no? Dumihan, check. Nagkaroon sila ng another gods. Hindi na kalapat dapat. Parang hindi na kalapat dapat. Hindi na kalapat dapat. Ha? Ano 27? Yung ano, yung inibayin ng people of the peace. Ano, ito ko na dito. Mababaw tayong tanong. Anong reason bakit yung second temple na tinayo ni Zerubbabel ay pinasira ng Diyos ang alam ni Kristo? Kaya mga bigbig. Anong dahilan pa yun? Ang hinila. Ginumihan na nga eh. Ginumihan mga Udyo. Binanggit mo, Pastor, nabanggit mo kanina? Pastor, nabanggit mo kanina yung ano, sabi mo, natayan sila, di ba? Ano ang ginagawa?
nakakadaya yung magandang ganda ng templo. Pati nga mga apostol, namanghaan din sila at yung focus sila doon na lang sa kagandahan. Tama yun. Diba, iiwan sa kanila yung templong maganda. Tama? Bakit maganda? Nilagyan na ng panamuti. Ha? Nilagyan na ni Herodes. Nilagyan na make-up. Minikapan. Minikapan. Ano yung tanong? Ano yung tanong? Ang tanong, bakit alam ni Kristo na yung templo ay ipag-iiba ng Diyos? Sabi ni Kristo, alam niya, his temple will be destroyed. But in 3 days, I will raise it up. Practice na. May kinalaman sa Herodes. Diba? Sabi ni Pastor. Sige, sagot ka. Nirimote. Pinaganda talaga ng gusto. Correct. Tama? Namang kayo mga apostol. Yung gusto na ni Christian, ha? Ang ganda ng ito. Kala nila, yun yung sandal. Pero sabi ni Cristo, destroy this temple. Sisirain ang templo ito at walang makikira. Meron po, meron. Ayan. So, Pastor Lito, pwede ba na sa panahon ni Herodes ay mayroon siyang kunting kaisipan na siya ay tatama doon sa propinsya yes. ng Hagay? Yes. Oo, kasi pwede. Nagpatayo siya eh. Pwede. But George, nagaya lang si Herodes. Oo nga naman. May prophecy din ba siya kay George? May prophecy din ba siya? May prophecy si Herodes. May prophecy si Herodes. Sablay lang. Bakit po? Sabatas ng Hudyo. Bakit sa no? Ang first temple kay Solomon ang gumawa ng Hudyo. Ang second temple nauna gumawa nun, Joshua and Zerubbabel, Hudyo. Okay. Nagpipilit sumali doon ang mga Samaritan. Mga hintay. Nagtawal sila. Okay. Kaya na, naputol. Ngayon, pagdating Herodes, hindi na talaga ay pwede yung gumawa nun. Hindi pwede. Kasi, ang pagtatayo lang ng templo, utos yan, kung hindi lang. Correct. Tama. Dagdag. Dagdag. Tama yung sinabi ni Brother George. Sequoia ka lang. Wala na pa rin. Wala dapat kanina. Ang habol, ang habol kasi ng... Ang tanong pa nga dyan, hold you ba sa Herodes? Hindi. Kaya, diba? Yan ang isang dahilan. Sabi mo. Sandali. Ito ba isang dahilan? Hindi talaga. Tama. Hindi ba yun na yung templo? Napaganda niya. Ayun niyo si Herodes. Kasi ko si Herodes, naglagay ko siya ng statwa. Anong statwa yun? Ang tingin ng mga kapag-inti. Aso. Yung simbolo ng Roma, ano dahilan ha? Naglagay si Herodes doon sa harap ng templo ng Agyong Malaki. And that is the sign of Roman Empire. Tama yung sinabi ko, Sister Rita. Kaya, ibig sabihin, yung templo na doon, hindi na templo
para? Sandali. Hindi na siya templo para? Sandali po. Ama, sinabi ni Brother George, ang pakialaman na siya ng hindi. Hindi pwede na itayo ang templo dahil na kung walang utos ang Diyos kanila. Amen. Then, ang pagtatayo ng templo ay inuutos ng Diyos sa mga espesipitong tao. Yes. Pakisukat, pakidesign, hindi pwede, hindi nila alam na. Kasi ang tatayo ng templo ay hindi ni Cristo perfect. Anak siya ni David. Dagdag. Kasi ano, ang habol kasi ng mga Hudyo, yung literal na kagandahan, sinabi nga ni Pastor. Habol nila. Pero yung sinasabi kasi ni Kristo, yun yung spiritual. Kasi yung former, napakaganda, di ba? Napakaganda yung ginawa ni Solomon's. Kaya umiiyak sila na hinahanap nila uli yung ganung kagandahan. Pero yung prophecy, yung pero alam naman siguro si Herodes, may nakikita siya na kasi minsan yung Gentiles nagagamit din sa prophecy. May nakikita siya na prophecy siguro, kaya niya yun ginawa. Pero yung sinasabi kasi ni Kristo, after 3 days, I will raise it up. Kasi nga, ang spiritual yung sinasabi niya, kahit ka anong ganda ng tempo, kung wala doon yung anointing, yung espiritu ng Diyos, baliwala din. Pero ang magpupulpil kasi talaga no, si Kristo. Ngayon, hindi sila naiintindihan ng mga si Kristo that time, kapos pa yung mga apostle that time, kapos pa sila that time, pero nung after nga namamatay si Kristo, doon nila na-realize na tama pala si Kristo. Okay, natutunan ko to. Bakit sinabi ni Kristo, is the temple? Ay, yung pinag-iba ng Diyos, pati-indi. Bakit ministro yung temple? Sabi ni Kristo, destroy this temple. Kasi in 3 days, I will raise it up. Bakit? Bakit itong templo ay cross out na? Nagkasala na nga sila eh. Sige, please, gano'n. Ano na yan? Ano na yan? Ano na yan? Ano na Because the temple was holy. Amen. Amen. Nadumihan na eh. Kasi akala nila ay fulfillment na namin. Meron ng templo. Nakaprapis na. Meron ng templo. Amen. Meron siya. Sino yung templo? Kristo. Tayo. Sabi ni Kristo, destroy this templo. But in 3 days, Amen. Yung templo niya, pinalitan na. Amen. Sino yung templo? Kristo. Because the temple is not literal. Kaya, yung templo yun, wala nang saysay. Alam ni Kristo, wala nang saysay yung templo. Amen. Pinagtsatsayaan mo sila ng Diyos sa panahon po naman si Kristo kahit proactive yung templo. Pero bakit? May tanong, bakit hanggang ngayon? Naghahanap rin sila ng templo. Subalit, tumakit na yung practice, tumakit na si Kristo, natumpad na yung tabernacle. Niyak pa rin sila doon sa templo eh. And Jesus Christ was the tabernacle of God. Si Kristo na yung templo. Okay. Ang ganong minahanap pa ba ng mga yes. Hudyo ang Ark of the Covenant? Amen. Yes. Minahanap nila. Ngayon, bakit hindi nila makita? Kasi kulang sila. Blindness. Huh? Blindness. Romans 11:25. Hindi nila makita yung Ark of the Covenant? Rational sila mag-isip. Ako. Drabe ah. Hindi na ako na. 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 Kristo.
Nasaan na? Sabi meron doon nagtatalo o iniingatan. Pinag-iingatan ito. Tanong ko muna po. Pero okay, tanong mo. Pero hindi sila pwede dahil. Nung templo ng Art of the Covenant. Hindi sila pwede magtayo ng templo ng Art of the Covenant. Cristo! Ayaw! Ni Lujo. Church! Ang church ay binubo. Pagsalpak dun sa... Oo, eksakto. Eksakto na yun. Eksakto yun. Sabi nga, pagsalpak. Pati hangin. Ay, okay. Yes, grabe. Ang sukat. Grabe. Isipin nyo yung pinamit na sinasabi pa ni George, ha? Grabe. Hindi tayo nakakalusin dun. Pero by sinatawag na walang... Kasi mahirap ulit-ulit. Documentary. Documentary. Documentary na may video. Parang kayo natuloy. Alam mo yung explain ng mga eksperto? Gagalingan ah!